Let's go indeed, Mr. Ville. Thank you so much. The Mr. Mole of Asia. The Mole of the Asia. The Mole of Asia. Our friend. Our friend. Of our course, friend. Of course. But interesting inputs indeed. Yung bago na edad na dadalhin ng pare sa team sa Toyo kailangan abangan. And pwede mo masabi na ano, apart from PLDT Smart Omega at Signal Ultra, pag titignan mo yung conference to, kailangan mo kalimutan yung nakaraan. Kailangan mo kalimutan. Yung kumbaga, conference one, kumbaga. Tama. Kumbaga sa part one, there's no more turning back. Yep. There's no more turning back, Kuya Wolf. Ang gusto ko dito ay brand new. I'm not expecting anything for both of these teams as of now. Gusto ko lang makakita ng parang surprise me, kumbaga, yeah, sa kanila. And I think masasurprise talaga tayo dito kasi una sa lahat, hindi natin alam kung saan talaga maglalaro si Kuya Jeff. Cutie Forever. Cutie Forever. Di rin natin alam kung maglalaro siya. Actually, kasi pito yung player. Grabe. Yeah. Kala mo naman eh. Sa ML, parang sa esports ganyan, dati 6-man lang. Dati 6-man, ngayon 7-man na eh. 7-man na. Pwede na nga maging 8-man eh. Kung pwede, pati yung ano, mga coach, mga... Maglaro, oo. But yeah, this is one thing that you have to take note din. Literal, nawala ka talagang i-expect dito. Kasi hindi ko ma-imagine talaga yung execution na walang zap no pack bet. Yeah, this is really new for Suwa execration punishers. I'm not really sure kung sino ang mag-mid lane dito. Si Dian kasi Hit. More on support ang nakikita ko siya laro. Probably Eto Max will go for the carry position on his signature side laner. Si May yung off lane. May, yeah, May can actually adjust to the mid lane. I do prefer Lard as the support, tank. Lard Dian pa rin to eh. This is the classic execution that we've known. Kasi naglaro na rin yata sila together. But I know Lard is from a team called ONH. Yes. Before. At isa siyang Grak main. Grak God. At magaling yung kanyang pinapakita sa tank support. Also, yeah. I think si Hate ang mare-register dito as the mid laner. Parang, oh, yeah. Kung naalala mo, dati yung gusto ni Hate. Parang ganun yung... Yeah. Pwedeng si Hate ang mid laner, si May ang mag-carry, or si Etomax. Si Etomax ang carry, tapos May side lanes. Yeah, kasi signature yung mga heroes ni Etomax, yung mga side laners like Martis or Leomord. Pero yeah, we can now see Terizla on the pool para pwede dito, Kuya Wolf. Yung, this is the classic duo titans, si Lard. The Colossal Titan and the Armored Titan. The Armored Lard Titan. And, Gian. Lard and Dian. Lardian. Lardian. Lardian, oo. Ang tricky lang nga lang sa STI Illuvians. At least ngayon is, yung mga players nila, kilala mo na rin sa meta. Like, Yuji, for example. Mage Dad, Yuji. Mr. Consistent. Yes. Hindi ko alam kung kaya pa niyang ipakita ang pagiging Mr. Consistent niya kung nasa ibang squad na siya. Kasi ibang malaking difference yun eh. Parang, sige, ano nga ba ang itsura ni Kuya Yuji kapag wala na si Kuya Hayes? Yeah. Or sina... Or sina Doc Ribo. Si Kuya AJ, si di ba? Speaking of Mr. Consistent Yuji, ka-teammate niya rin ngayon. Ang pinakaunang easy money. Ay! Sino? Si Coach 666, ay, Kuya Wolf. Easy money, 666. Si Boss 666. Kung sinusundan nyo ang lore, ang kwento, the lore of Philippine Mobile Legends. Kung sinusundan nyo ang Yuji, Mr. Consistent Storyline, kung fans kayo ng original lineup ng Brand E-Pro last time, Coach 666 na ngayon ay nasa STI Olympians. Yung kanilang parang... best coach, kumbaga. Oh. Best six-man ever. The championship. The championship six-man. Six-man, kumbaga. The championship six-man. Sa sobrang six-man niya, anim yung six. Ay, tatlo yung pangalang six-man. Totoo. Nilegitan niya. Oh, sabi niya, I am six-man, bro. I am six-man. I'm the epitome. I'm the epitome of being the sixth man. Hay, nako. Ganun. Siyempre, katulad nga ng mga binubulong sa hangin ng mga ating mga tropa peeps, magkakaroon nga yata ng support. Tank/support ng Jeff Cutie Forever. Although, di natin talaga sure yun. Which is very popular right now in the world of MLBB. Nauuso ngayon yung mga pseudo roles. Kuya Wood, the pseudo tanks. Oh. The tank fighters, the mage tanks. Like for example, Terizla, fighter tank, Esmeraldas, the mage tank, mga ganun. So, pwede tayo makakita talaga. And even at game number 2, when we saw Hayes playing the Valir, that was a killer support. Oh, killer support. Oh. Kumbaga mga ano ngayon, mga kunwari. Kunwari lang. Kunwari. Sige, Kuya Wolf. Eto na. Game number 3, ladies and gentlemen. Suwa Execration Punishers versus STI Olympians. We are now having the first phase of the picks and bans. Esmeralda will be the priority ban of Suwa Execration Punishers, followed up
by the classic Grock. Oo. Feeling ko yung Grock hindi natin makikita all throughout the conference. Mm. But kasi ganun nga. Uy, mukha si Kuya Chico ay ano na ngayon ah. The six man. Six man. Siya na yung the six man ngayon. Ang maglalaro dito para sa side ng STI Olympias is Lembot, Nick Su, Creep Zuno Mercy, Mazu, puro mga Zoo guys. Si Kuya Jeff, Cutie Forever, at si Yuji. Kung sa side ng Execration na uso ang mga Nu, sa side ng STI Olympians, mga zoo. And kidding aside, hindi rin po matatawaran ang galaw dito ni Nixu. Of course, going toe-to-toe with his old teammate na rin na si Lard. Kasama na rin si Lembot. So medyo may onting chemistry for the side of Lembot and Nixu right now sa lineup nila. We do have the X-Board for the second band here for the red side and Tams naman. Tinatanggal nila ngayon, eliminating all the sustain for the side lane. Ayun, actually, nagulat ako na Thams ay ban material ngayon. Pero considering kanina, pwede mong masabi na top win rate ang Thams, I would say. Yeah, mga baka previous games. At least isa lang yata yung talo niya. At nandito pa rin pala si Kuya Sire. Si Kuya Eric. Oo. Ang kanilang coach ngayon, the drafter, hate. Totoo. Be securing yung Harith para dito sa execution punishers. I think it will be controlled by Hate. Yeah, this is actually a classic opening for a standard pick for in any team. You secure your early to late game by the Harith pick, Kuya Wolf. And pwede ka pang mag-snowball after the crab coin. Meanwhile, you have crowd control for the red side, secured by the Kaja and the Kufra. So kailangan na either dito ng pwedeng purify or mga anti-crowd crowd control skills. Oh. Like for example, you have the Diggy or Valier, yung mga ganun. Mga Chou na may Chun po. Yeah, like Chou that. Na may Chun po. Yeah. It's open Ilos. Though. Nako! Ito nga. So, carry makes a lot of sense kasi maganda siyang sagot sa isang Kufra na makunat. Okay din siya na kontra sa isang Kaja kasi pwede ka mag-purify nga tapos you're not scared anymore. Hylos is the great protector. Ito yes. na yun. And it is the great escape, Kuya Wolf. Sabi nga ng kanta. Yung may carpet. Ito yung may carpet. Oh, ito yung malapit may, yung entrance ito. Oh, ito yung may grand carpet entrance. Oh. Which is actually a good combination with the Harith. Uh-oh. So, bukod sa unlimited dashes na pwede magawa ng Harith inside the Zaman Force, pwede mo ring ilapag doon yung glorious pathway mo. Instant mobility for the Harith. May hirapan yung Kufra dito to target. But this, I think this is a either a counter pick for the side of the red team. Uh-oh. Kasi usually, I don't know, even though they have the Harith right now, sometimes the Hylos is being paired up with the Chango. Uh-oh. Ang gandang combination, Kuya Wolf. At a wise man once said, ano sabi? Huwag kang matakot kung hindi ka niya abot. Totoo. Yeah. It rhymes. It rhymes. Huwag kang matakot. Kung hindi ka abot. Ngayon yung ang sinasabi lagi ni Chango. Yes. Kung mapapansin mo dito yung Harith kasi medyo short range yan eh. Yeah. Harith din, di ba? Hindi siya ganun ka-long range. Eh, siyempre, ang isang Hylos ay nagiging super effective lang kapag melee yung kalaban niya. Correct. So itong Chango, ang gagawin nila dito, lalayo lang siya. Titira lang sa mga starla. Oo, kumbaga magsasaboy lang ng bechin. ang interesting part pa dito, Kuya Wolf, the Hylos, yung ultimate niya dito, nagpo-form ng straight line. So yung Chango ultimate, shoot na shoot doon kumbaga, sa Glorious Pathway. Parang nilagyan niya talaga, parang may entrance siya, mag-entrance. Lalampas siya doon. Nilagyan niya lang talaga ng target. Oh, diba? Sabi ni Chango, nilagyan mo ako guidelines. Sige, ganito pala. Sige, ganito pala. Ruler. Oh, ruler. Architect ba? Architect. I know this. Gagano na si Chango. Tama. Parang sakto eh, na isusulat. Uy. Whoa. Si Masha. Si Masha. Oh, is this the pseudo role, Kuya Wolf? Huh. I like it. So, ang makikita natin dito is yung Masha, the split pusher, the objective taker. Actually, pag pinair mo kasi siya sa isang Chang'o, kumbaga si Chang'o, yung taga-bugaw nung mga kalaban mo, habang ikaw humahampas ng tore. So, hindi mo necessarily kailangan mag-split push kung ikaw ay isang Masha. Kasi laging ganun, split push yan, Masha. Pero naman. Kasi kung mayroon kang taga-zone out, taga-bugaw, hindi mo na kailangan mag-split push kasi pwede mo nang harapin yung tore. That being said, mayroon pa rin split push potential ng STI Olympians dito. Yeah. Ang dami, kumbaga, instead of the Masha protecting the backline,
yung backline, yung pumoprotekta sa frontline. Ganon, ganon, ganon. Kumbaga sa, ano, sa palabas, sabi, cover me. Cover fire. Cover fire. Tama, ang, tama. Malupit ng, malupit, ano, malupit. Malupit ng analysis mo. May tema, may tema. May tema. May aesthetics. May aesthetics. May aesthetics. Siyempre, nag-aaral yan, STI Olympians. Ayaw naman. Okay, either Granger or Bruno ang pipick dito ng STI Olympians. Ang nakakatakot lang dito, kaya man, Gene. Puro bago ang gustong ilabas ng STI Olympians. Tawag dito new school. Ayan, Granger. Pero I want the Granger pick, oh. Kuya Wolf, for STI Olympians. Why? Kasi bukod doon sa cover fire na ginagawa ni Chango, may cover fire din ang isang Granger. Kapag nag-on, bigla si Masha dito nung kanyang thunderclap. Thunderclap. Yung ayaw mo naman saluin yung crits na meron ang isang death sonata. So anong pantapat ngayon ng execration? Sustainability. Through the Cho and through the Akai. Kailangan nilang mahanap yung lugar kung nasa nandun yung Chango at yung Granger at mahirapan sila. Ito yung tipong umaakit ka pa lang, habulin pa lang yung kalaban mo, nasasaktan ka na. Mahirap. Kumbaga, naghahabol ka pa lang, hindi pa nga kayo, hinahabol mo pa lang, pero nasasaktan ka na. Ayun, mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Huwag ganun. Lagi yung tatandaan, guys, pangarap lang ang hinahabol. Tama, tama. Pero pag pulado na yung kalaban nyo, pwede naman. Pwede naman. Tsaka pag makakapapanalo kayo dahil doon, pwede nga bulin. Pwede nga bulin. Alright, ladies and gentlemen, game number one is about to start. We do have the draft. Kuya Wolf, mas nagpe-favor ako dito sa open fire, sa cover fire lineup ng STIE Olympians. Medyo kakaiba kasi. So let's see. For the hero introduction, we have Hate as the Harriet at Ito Max. Ang carry, as the carry, si Lard. Ang Hylos, May as the Cho and Dian as the Akai. STIE Olympians naman, nandyan si Creep Zoo No Mercy, ang ating Kaja, Jeff Cutie Forever, at mukhang tanke nga talaga. Tankers. Ang ating Kupra, Yuji on this Chanyu, Nixu on this Masha, at Lembot sa Granger. But we do have a little bit of skirmish here at the top side. That will be the first blood for the Akai. Nice steal. For the Kaja, Cripsu No Mercy is now falling low. But again, the sustainability from the Hylos, the threat from the damage output ni Mr. Hate dito sa bandang top lane, yung nag-force sa side ng STIE Olympians mag-backdown. Yeah. Actually, yung invade, super early invade dito mula sa Swag Execration Punishers, they wanna make sure that they get that. At ang laki agad nun lamang nila because of that. Oh. Not only that, ang lakas kasi ng push. Again, may Chrono Dash to, tapos may Cannon. So and talagang makatulak tong Suwa Execration Punishers. And this is the first cannon of the game. So ngayon, open yung top lane for the side of STI Olympians. Maraming space to roam around itong Suwa Execration Punishers. Plus, getting another crab coin for Hate. Look at this. Wala pang 2 minutes, level 4 na si Hate dito. There's a huge possibility of Hate going inside the tier 1. Kumbaga, ang daming dive potential. Oh, magta-dive talaga to. Oo. Especially because that's Sahari. Ito naman yung talagang way mo para mapuntaan yung backlines. And we know na super dependent ng Soy Segregation Punishers para maabot yung mga nasa likod ng STIE Olympians. All eyes are on Hate right now for the first 2 minutes of the game as he is having all of the buffs, Kuya Wolf. Pero mukhang itong next buff ang hindi niya makukuha dahil inuumpisa na ng STIE Olympians. There is Dian for the backs out. But there's the meteor shower to secure the turtle. Instant disengage for STIE Olympians right now, parang Wolf. Ang ganda ng decision ng STIE Olympians. Hindi na talaga nag-attempt. After nila i-take yung turtle, mamba out talaga. Literal, kumami pa sila ng kanilang flicker. Flicker. Ang tawag dyan, Kuya Wolf, disiplina. Disiplina. In English, disiplina. Tama naman. Tama naman. Tama naman. Tama naman. Pero sa top lane, mukhang may hindi disiplinado. Si May lumalaban dito kay Nixu. Nixu maabot ba? Hindi na makatakbo dahil hinatak pa nga may Meteor Sharp kasama mula kay Yuji. Yan nga lang nakatakbo. Ang likot naman kasi talaga ng Cho. Malikot talaga ang Cho pero sabi nila lalagyan na raw ng mana yan. So hindi na magkakaroon. Hindi ko lang alam. Pero let's see. Ito na yung sinasabi nating dive potential. Coming in from Hate but the slows from the lightning bombs ang pipigil sa kanya dito kay Wolf. So another invade mula sa Swag Execration Punishers. And you can see na kinumit nila dito yung Glorious Pathway para maghabol. Lard, makakatakbo ba? Takbo? I don't think so. I don't think so indeed. 1-1. Yep. That was actually an overcommit coming out from Suwa Execration Punishers. But still, they are controlling the tempo of the game. Meanwhile, we do see the carry and the Granger just farming up their items. Mukhang magkakaroon tayo ng toe-to-toe matchup against the marksman dito between Eto Max and of course, Tembot.
ang yaman na rin ni UG dito. Pero to, Detso. Not enough. May arrival play. Naku po, yari na si Lembot dito. Nice run though, coming out from Lembot. But there's no glorious pathway. But again, the first kill of Hate will finish up the Granger. There is the stretch from Jeff Cutie Forever to initiate plus the ultimate. Stretching lang. Tamang-tama. Stretching lang. Super Yulani mula, Jeff Cutie Forever. Tinetake dito yung crab. Sino makakuha? It's still the Hate. Yeah, that will be the third grab para kaya paring Hate dito kay Wolf pa. Payaman. Actually, yaman dito na sa Execution Punishers overall compared mo sa comparing ito STIE Olympians. Yes, medyo ano to, medyo unfortunately for STIE Olympians, nag-hope sina Jeff Cutie Forever makakuha ng dalawa doon. But again, because of the levels na meron itong si Hate, of course, with the Azure Blade, meron ka pang extra hits ng extra proc ng damage. So, I mean, mataas na yung mana pool mo, makapag-dash in, dash out ka pa. But this means though, STIE Olympians, kailangan pa rin nila i-secure yung mga turtles. Sobrang dependent nila dyan. Pero, ang STIE Olympians, wala silang masyadong retribution. Kaso si Chango, di naman kailangan kasi ng retribution. Makapatay ka nga di naman kailangan. Off-cam kill, ladies and gentlemen. Again, we do have ourselves a skirmish. May is falling low. There's the glorious pathway coming in from Lord. But that is the Hurricane. That's inipit yung manok, man. Pero umalis. Stretching. The Duo Titans. Sabi ni Jeff dito, sabi ni Jeff, kayo pala ang Duo Titans, mga chong ha. Uy. Pero ako, ang tunay na big boy, Jeff Cutie Forever, pinuprove niya lang dito na he is the tank, Kuya Wolf. Oo. Kumbaga may galaw pa rin kahit coming from a tank role. And Coming from a carry role. Sabi niya dito, sige, fast hands kasi. Nakakita na ba kayo ng tank na fast hands? Ito yun. Ganto yun. Ganito ang fast hands na tank. Biruin mo, Jeff Cutie Forever having 5 assists in total para dito sa laban natin. And mukhang siya ang the playmaker. The playmaker of the assist. The assist player. Oops. Click sa ating laro. Alright. Ito na. Nabugaw. But again, Suwex Secretion still under control of our map. They are now in the bottom side. Mukhang dumidepensa dito ang side ni Eclipse No Mercy. Ito na yung glorious pathway, ladies and gentlemen. Top lane turret was destroyed. Actually, yung bottom lane pala yun. Ito, Max, with the farm game, mukhang naghahanap lang si May ng one-on-ones. Oo. Chango natin dito is threatening even against Lard. Nakita mo kanina nasaktan kahit si Lard? Yeah. Pero ito, May versus Snake. So, wala nang weapon. Sipaan lang. Suntuan lang. Kalmutan lang. Slobber knocker, Kuya Wolf. Ganun pala yung laban dito. Kung ground and pound. Ground and pound. Pound for pound gaming. There is the endless battle for Eto Max. May na-delay lang siya ng bagya dito. Probably for a minute and 30 seconds. But Jeff Cutie Forever trying to get the Akai and they will. Wow. Kinaya. Kasha, pero tinis. Kinaya. Uy, ang sakit. Wow, grabe. Grabe naman. Pinaulan na ng mga Starla, mga kaibigan. Once again, there's the glorious pathway, but the flicker from the chicken. But the chicken will fall down. That is a shutdown for Mr. Eto Max, Kuya Wolf. Ganun pa rin. Kasi makapag-push ang Swag Secretion Punishers. UG, I think okay lang sila sa naging trade. Si May kapalit ng isang Kaja. I think goods na yun. Tingnan mo si Nixo. Pabilisan lang. Sabi kasi ni Nixo dito, kung kaya mo yun ng paa, mas kaya ko yun ng dalawang kamay. Dalawang kamay. Malakas to. Jeff Cutie Forever stretching. Kunwari, hindi kita may nahuli dito sa likuran. Pero may barrel mula kay Lembot. Cover fire indeed. At sobrang taas damage ng turtle will be slain by the Granger. At inabal nila dito si Hate. They do have the damage this time. And they will take out the Harith. Again, the cover fire, ladies and gentlemen, plus the second skill of Jeff Cutie Forever. Patay ang germs, pero mas patay ang tatlo sa Suwa Execration Punishers. STIE Olympians showing us something new, Kuya Wolf. Ang bilis din nila mag-take ng Tori dito. Of course, may Masha dyan. Yes. Cover fire technique. What? Grabe. The fake stretching, Kuya Wolf, sabi ni Jeff Cutie Forever. Naku ba, cover fire. Pero okay na rin kasi makapag-push pa rin sila. Tama ka. Kunwari nag-stretching. Kunyari. Pero hindi niya tutuloy kaya umikot. Tapos binaril. Kinover fire. Ang pwede kasing nangyari doon, naispatan si Kuya
si Kuya Jeff, Jeff Cutie Forever inside the bushes. Oo. So si Jeff Cutie Forever pumampik ng stretch. Oo. Pumampik? Tapos, sabi pwede pala yun? Pwede pala yun. Uy, chillax lang. Warning shot. Warning shot. Warning shot lang. Yakap sa dilim. Yakap sa dilim. Yakap sa umaga. Yakap sa umaga. Umaga naman eh. Sa ML. Sa ML. ML. 3-10 is the score, ladies and gentlemen. STIE Olympians with a good redemption play. Parang early 5 minutes ago, Kuya Wolf. Ang bilis nila mag-push eh, oh. Grabe naman. Wavy wala D. pang masya dito. Oo, man. Nako. Nako, ito na naman na cover po. Sakit cover bar. Oh. Oh, oh. Cover me, cover me. Kate. Grabe, ang kate. Oh my goodness. Coast to coast ang damage output dito of STIE Olympians. Huwag kang matakot kung hindi ka abot. Huwag kang matakot. Ladies and gentlemen, kung ano man yung sinabi ni Wolf, hindi nila maabot. Grabe. Si UG tsaka si Lembot kasi pag tinry nilang habulin, sila pa mayayatarp. May cover fire kasi. May cover fire kasi. Kumbaga sa palabas na La Casa de Papel, papasok na yung ano, yung nagmo-motorsiklo, kino-over fire nung mga ano, kampi niya. Ganun. Grabe. Na nangyari, Kuya Wolf. O, paano mo nga naman kasi maabot yun? Grabe. Kumbaga, nilakad mo yung top station ng MRT hanggang SM North. Ganon kala. Ganon kalayo yung abot. Coast to coast. Coast to coast. Grabe. Nakita mo kasi parang there is a frontline. There's a Kufra. May Kaja. Yeah. Medyo mababa yung HP. Matatempt ka talagang habulin. Pero biglang may meteor shower. Oo. Meron pang Granger Detso Nata. Detso Nata. Detso. Detso. Plus you have the Ring of Order as well. Oo. For the extra block of damage. Here we go. Oh, you know. Cover fire, Gaby. Cover, fire. Cover me. Meteor cover shower. Me, please. Oop. Men. Mega kill for the Chango. Jeff Cutie Forever. Na-late pa nga. Na-late pa. Biruin mo pati yung skill kasi ni Jeff Cutie Forever. Yun lang yung nakakaabot. Oh, sa mga kampi niya. Mas malayo na abot ng mga kampi niya. Oo. Grabe, the 8 gahaba strategy. The 8 gahaba strategy. My goodness, ladies ito na naman. Ladies and gentlemen, nakikita natin ngayon, Dian, ako tinamaan pa ng kuryente. Jeff Cutie Forever will pop the immortality. But again, look at this, Lembot. Talagang malayo. Kumbaga, ang tawag dito, Kuya Wolf, malayo pa lang, tinitira ka na. Abot mo ang mundo. Abot mo ang mundo. Grabe. Parang galaw ng kaibigan nating si Prof. Bian eh, pag nagma-marksman. Malayo pa lang. Tinitira ka na. Ganong kalupit. Ganong kalupit. Prof. B. Galawan. Prof. B. ang galawan. Legit eh, kasi tama ka. Long range. Tama ka eh. Melee lineup. I mean, harit, pseudo melee. I mean, short range. Short range lang. Oh, short range. Mid-range, mid-range. Mid-range, mid-range. Mid-range. Yung carry lang yung medyo may abot ang langit dito. Oh, kaso, ngayon, kahit may carpet ka. Kahit may carpet ka, kahit magpabilis ka. Kahit mag-rumampa-rampa ka dyan. Rumampa ka, malayo pa rin. Malayo pa rin ang pangarap. Eto na. Oh, nag-automatak mo na. Makati. Makati talaga yung cover fire. Makati talaga. Eto na. Paano makati mo papatayin yung Lord niyan, men? Makati talaga. Men, alam mo, kailangan na nila ng Matrix Evolution moves. Ayaw. Dito. Pag nagpatama si ano dito, pag nagpatama si Chango dito ng kanyang mga starla, kailangan nila mag-bending para maiwasan nila. Paano ka magbe-bending? May Lord pa dito. Eh, no? Oh, ayan na naman. Oh! Grabe! The pokes! Pinupoke lang. Kumbaga, the poke. Chinachani lang. Oh, Channing Tatum! Channing Tatum! Ang tawag dito, Kuya Wolf, Channing Tatum and Mr. Lord! Oh, tatakbo lang nila. Cannot do anything. Naku, tinakbuhan lang nila mga kaibigan. Pinagsasamak-samak siya. There you go, Yurken. That's 1-2-2. There's the Zaman Force plus the crit. But again, there is the killing spree from the Granger and unstoppable from the Chang. You can't reach me, player. Double kill. Don't reach technique. And that is it for game number one, STIE Olympians, ladies and gentlemen. May bago na naman tayong aabangan ngayon sa The Nationals. Dito lang na nakita bagong meta sa ML. Palayuan talaga. Malayo pa lang. Ubus na yung HP mo. Coast to coast. Coast to coast. Ano ba tawag mo? Ocho gahaba strategy. At yung tao lang na kayang abutin sila ay yung tank nila mismo, which is yung Kufra. Oo. Oh. Imagine mo yung Kufra, parang mukhang maikli pa yung abot niya. Oh, dahil sa Chango, dahil sa Granger, Death Sonata, tsaka Meteor Shower. Mahirap to. Paano mo nga naman, paano mo matatalo yung isang bagay na hindi mo nahawakan? Na hindi mo nahawakan. Wow. Ang hirap eh, no? Ang ganda na sana ng early game for the side of Suwa Execration Punishers. But in the late game, Kuya Wolf, one good clash from the side of the Red Team SAIE Olympians. Na, nung na-pull off nila, first time natin nakita yung cover fire part 1. After that, dire-diretso na. And yung Dead Zone ata, plus yung Meteor Shower,
hindi na nga ginagamit pang clash eh. Ginagamit na pang poke. Pang poke na lang. Pokers. Literal na. So the idea here is, bago pa magsimula yung laban, meron ka na agad advantage. Oo. Hindi mo ipang last hit yung meteor shower or yung death sonata mo. Ang gagawin mo is, para maalangan yung kalaban mo na tumalon, yeah, bawasan mo yung HP. Yes, and they have the threat of the Divine Judgment kapag lumapit ang exactly onte. Plus, pwede silang ma-burst ni Nixu doon sa Masha. What a lineup! Actually, coming in from STI Olympians. Pinag-isipan. Pinag-isipan. Grabe. Grabe. Iba talaga pag nag-aaral. Iba talaga nag-aaral. Iba talaga pag nag-aaral. Dream high, STI. Iba talaga. Iba talaga, ladies and gentlemen. Wow. Wow, what a game. What a game. I like it. What a draft mula sa STI Olympians. This their first match sila agad yung nalo, and they are up against Sua Execration Punishers. Wait. Hindi basta-basta ng team. Yeah. Kuya Manjin. Yeah, Sua Execration Punishers is actually third place nung last conference natin. Mm-hmm. So, this is the revamp, ladies and gentlemen, of the STIE Olympian squad. Nice na nilang patunayan. Look at this. Wow. Jeff Cutie Forever 209. Anong tawag dito, Kuya Wolf? The killer support? The killer or the player support? I don't know. The fast hand support, di natin alam. Feeling ko eventually sa The Nationals, mabibigyan siya ng moniker. Bagong moniker para kay Kuya Jeff Cutie Forever. Mr. Fast Hands. Si Mr. Fast Hands. Tignan natin. Si Mr. Fake Stretching din siya. Pwede. Si Mr. Pump Fake. Si Mr. Pump Fake. Si Mr. Pump Fake, eh, grabe, no? My goodness. Grabe, ako, I think kailangan ng pag-isipan dito na Sway Secretion Punishers yung next game. I think kailangan muna nila mag-exhale. Exhale. Ladies and gentlemen, patikim pa lang po yan ng STIE Olympians. Meron pa po tayong game number 2. Let's see kung kaya bang bawiin ang Sua Execration to. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang The Nationals.